Pinutol tong punong mangga. Di sa atin yan. Baka magalit ang may-ari. Nasaan ang may-ari? Ay, ha? Wala rito. Baka nasa kanila. Punta natin. Huwag na lang. Tayo na. Tayo na lang muwi. Sino, kuya? Tama. Babay na taso ko. Ano ba ang pagsasabi mo? Wala akong binabaril. Anong wala? Ayan, oh! Ano? Jun, pakilala niya yung palakol. Ito, kuya. Ano ba yung pagsasabi mo kung mamaril ang aset babi mo? Ha? Siguro nga hindi ikaw. Nagkamali lang ako. Junior, ano ba yung pinagsasabi ng matandang yun? Totoo po yung pinagsasabi niya. Pinatay mo yung aso't baboy niya. Oh. Totoo nga po yun. Oo, totoo po. Tayo mo eh, baka bumalik po yung matandang yun. Tayo na. Hindi ka kaya itimata ni Kateban sa ginawa kong pagpatay sa mga hayop niya? Kung hindi siya natatakot sa palakol ko, di si Miggy siya. Diba? Kaya, sila Kuya Paing, oh. Kuya! Ah, Pablik. O, Peng, ba't na panuwas? Eh, kasi may pabili ng nanay. Oh. Na ipagsasama raw namin ito pagbalik namin sa Maynila. Ayoko nga sa Maynila. Ang gulo-gulo doon. Gusto ko dito sa atin, tahimik. Junior, kailangan sumunod ka sa pabili ng nanay. Magdaramdam sa'yo yun. Kung hindi ka makikinig. Junior, kapag hindi ka sumama sa amin sa Maynila, kami papagalitan nun. Eh, sumama ka na. Sumama ka na nga. Masaya sa Maynila. Di ba nandun ang Kuya Chris mo? Ah, siya nga pala. Kamusta si Chris? Bah, magandang balita. Mukhang magkakatrabaho na siya. Mabuti naman. Ah, Junior, pagdating sa bahay, magbibihis ka na. Sasama ka sa Kuya Peng, ha? Opo, Kuya. Sinabi niyo eh. O, tayo na. Kandila! 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 Kand
Hala, sige. Kaya, Kuya Chris, ang ginawa ko kay Pedro ang tiyapo. Kumuti ko na mapatulog. Kaya lang, nakailam si nanay eh. Inawat kami. Sayang eh. Tama na, Junior, yung kayabangan mo. Ang sabihin mo, kung hindi ako dumating at tinulungan kita, baka ikaw ang napatulog. Alam mo, sino matapang? Alam mo, Jun, dapat sa'yo, sa susunod na makipagsunduhan ka, kumuha ka muna ng una at makailang matapang. Tatama yung ulo mo sa sementol, loko. Jun, totoo bang sinabi na inay na puro kayabangan yon? Totoo yun! Yung mga labanan ko yun! Ulang pa, madaan pa kakainin si Papa yun! Bigyan mo nga ng biskuit yan. Sige, kain kita lang. O siya nga pala, Chris, pa. Ito yung panggastos mo, ha? Eh, konti naman tipid sana, anak, at nang makaipo naman. Salamat, Nay. Laking dagdag to sa sweldo ko. Tapo, may sulat ka. Galing Kaloocan. Kalino kaya galing yan? Kay Chris sa Kaloocan. Gusto niyang tumira ako sa kanya sa Kaloocan. May trabaho na raw siya, oh. Talagang mabait ang kapatid mong yan. Paano, pupunta ka ba? Siguro. Tayo na, nang madali tayo. Ang makikiusap sa inyo. Kung kayo ay may nakatagong pera, kahit may taling tawad, ay ilabas nyo na. Kakailanganin natin para sa piyansa at pang-abogado ni Napoleon. Ipaglalaban natin ang kanyang kaso kahit na tayo gumapang ng hirap. Inay, meron ako kaming nakatagong 400 sa bangko. Bibigyan namin sa inyo lahat. May konting alaasa ko, Inay, isang lana ninyo at makakatulong yung kahit papano. Ah, Inay. Ilang ang naipon ko? 20 pesos. Salamat, mga anak. For serious physical injury, Napoleon Agra was meted a sentence of 2 years, 2 months and 1 day to 6 years, 4 months and 1 day of imprisonment and was also ordered to indemnify the aggrieved party in the amount of 1,000 pesos with subsidiary imprisonment in case of solvency. For some misconducts he committed in the New Believed prison in Muntinlupa, Rizal, Napoleon Agra was transferred to San Ramon Penal Colony in Zamboanga. Sir, bakit? Maribang minumok ko muna. Sakit lang ulo ko. Sige.
Agra! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit puro dugo ka? Ha? Sumata ba ako eh? Dali mo ko sa ospital. Bakit? May sakit ka ba sa baga? Saan punta una ngayon? Sige na. Sige, sige. Halika, halika. Ay! Nas, pakiabot mo nga plaka. Agra, halika na. Humarap ka doon. Idiretso mo ulo mo. Ready na. Oh, bakit hindi ka mahiga? Mukhang hinihingal ka. Eh, kapag ako'y nakahiga, lalo ko hinihingal eh. Kaya huwag ka masyado magkikilos. Makakasama sa'yo yan eh. Sige, baka maulit na naman na yung pagsusuka. Ang sabi ng doktor, malaba daw ang sakit mo. Ah, ganun ba? O, sige, mahiga ka na. Eh, baka hingali na naman ako. O, sige ha. Ay, salamat. Nakalusot din. Baka pagpapahinga na ako. Aba, siya nga pala. Sisulat nga pala ako sa nanay. Tama na rin. Alam na namin kung ano ang dami ng inyo. Eh, sana naman ho eh, magawa ninyo ng para ng aking anak na malipad dito sa ospital ninyo. Nasa ganun ho eh, matignan siya ng mahusay. Eh, mahusay ho rin naman ang ospital sa naman, hindi po ba? Eh, oo nga, pero masabuti na ho yung nalilito siya. Nasa ganun eh, madadala ko siya ng madalas at madadala ko ng pagkain at saka mga tutas. Bayanin niyo, Miss Yagra. Titingnan ko nga ito magagawa. Para matulungan na yung anak. Kung meron kang konting naiipon dyan, bayaran mo muna sa akin. Babayaran ko naman sa'yo pag nagkaroon na ako ng pere. Talagang gusto ko lang madalaw ang kuya na po. Eh, sinabi ko naman sa'yo malayo sa remote penal colony, sa Sambuang ka pa yun. Kakagasta ka ng malaki sa pagpunta ron. Sunatan mo na lang. Eh, kahit ba magkano pa eh. Talagang gusto ko lang si madalaw. Saka isa pa matutuwa yun pag nakita niya ako. Ano ba pinatatalunan yung dalawa dyan? Eh, ito si Chris Inay. May hiram ng pera sa akin para pamasaya raw niya papunta sa San Ramon. Sabi ko nga sa kanya, magastos pa yun eh. Sulatan na lang niya. Kung meron lang ako naipunin eh, di na ako manghiram sa kanya. Eh, wag na kayong magbangay nga yan tungkol sa bagay na yan. Nilalakad ko na na si Napoleon ay mabalik muli dito sa Muntinlupa. Paano yun ay? Eh, meron siyang sakit eh. Ayon sa sulat niya. Anong sakit? Meron siyang tibis, musuka siya ng dugo eh. Nahirapan mabuti siguro sa trabaho kaya nagkasakit. Kawawa naman. Yung laking katawang niyang yun, si Tibin, imposible yun. Mahirap na po ng sakit si Kuya Rapo. Baka nag-artista lang yun. Di ba, ate? Hoy, June, walang malakas na katawan sa sakit kapag sumasapit na. Ah, ganun ba? Oo, kaya tumigil ka na dyan. Opo. Eh, Inay, yung karamdaman niya sa ulo, hindi ba niya nabanggit sa sulat kung mapalala? Hindi. Hindi naman. Hindi naman niya nabanggit. Make me an instrument for thy peace. For there is hatred, there is love. Napoleon, itong gamot, inumin mo yan. Puti-puti ka na. Ito mamaya, bago ka matulog, uminom ka ng isa. Magpahinga ka na. Salamat, ho. Pumila ka ron. Dok, may sasabihin sana ako sa inyo. Ano yun? Kilala niyo si Napoleon Agra? Oo, bakit? Pangalawang kama ko, tinatapon o yung gamot eh. Ano? Tinatapon sa waste basket yung gamot. Hindi iniinom.
Sige na. Ano ang dahilan na tinapon mo ang gamot dito sa basurahan? Kasi ho, Doktor, hindi ko ho gusto ang lasa. Mapait ho eh. Duda ako siya, Agra. Sa kulay mong yan, eh wala kang sakit. Nurse, check this man for x-ray. Ay na, Napoleon. Miss Reyes, akin yung kay Agra. Both lungs clear. The heart is normal. Loko rin ah. Sasakit sa gitan ah. Pakikita niya. Lolo, Lola. Sandali lang kayong dalawa. Bakit? Oh. Gusto ko kayong makausap. Bago kayo matulog. Ano na naman ho yun? Napapansin ko na kayong dalawang mag-ina ay sobra na sa dating gawin paghanap buhay. Yun isya ating kabina. Eh baka magkasakit kayo niyan. Chang, nag-iipon-ipon lang naman ako para kay Napoleon. Alam niyo naman nakakulong ng tao. Hindi masamang pag-ipon para sa anak. Pero huwag mo naman patayin ang katawan ni Junior sa pagtatrabaho. Lola, hindi man mahirap magtinda ng sigarilyo eh. Patakbo-takbo lang. Isa ka pa dyan. Pareho lang kayo mag-ina. Nanay, inaantok na ako. Patamtataan ang katawan ko. Kita niyo na, kita niyo na. Oh, kumain na pala kayo. Oh, pansit at tinapay. Ay, nanay, natutulig na ako. Lakas pa katang buka. Pansit at tinapay. Pansit at tinapay. Nakita mo na, pansit at sinapay lang, wala nang kanin. Ay, pati ang sikmura ay sinasakal. Maipo lamang ang pera para kay Napoleon. Napo. Mukhang may inis yata ulo mo ah. Dahil nabukkan. Alam ko kung sino nagtutu sa'yo. Si Alfredo, yung nasa kabilang kama mo. Paano mo nalaman? Narinig ko. Ang magsumbong sa'kin, Dr. Abiso. May bawang ka ba dyan? Anong bawang? Magigisa ka ba? Delisya mo ko. Kailangan ko lang. Sige na. Oo, oh, meron. Taka. Oo, oh, eto. Parami tayo pang isa. Oo, oh, halika. Ino mo. Ayan, meron dyang bawang. Meron dyang sibuya. Meron dyang luya. Ayan na kamatis. O oh, eto, meron pang paminta. Meron pa ditong matika. Ito lang kayo na. Salamat. Alam ko na yung iisip mo. Bistado kte. Hala, hige. Hige. Ano gusto mo? Ligay ko lahat yan. Oo. Oh. Matindi na yan. Bale. Ah, sige. Pesto, pesto. Adan, ha? Oo. Oh. Nalagdata yata ako eh. Pero maantak. Bale, mag-taste ka. Gusto mo yan eh. Paedit ka na. Tapag ko ng bardya. Sir! 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 Bakit? Si Napoleon Agra ho. Ang taas ng lagnat eh. Eh, kawawa naman ho. Baka mamatay na yan eh. Sandali na, tatawag ko sa ospital.
Thank you, sir. Babasagin ko katawan niya. Nurse, mataas ba lagnat ko? Di masyado, 38 lang. Ay, tayo namin mo. Polyo na agro. Sige, iwan mo yan. Maupo ka. Napoleon Agra, ayon sa record mo rito, ay mabibilanggo ka ng 2 taon, 4 na buwan at 1 araw. Hanggang sa 6 na taon, 4 na buwan at 1 araw. Ngayon, bago mangyaring ikaw ay maindultuhan sa sintensya mong iyan, ay ibig kong ikaw ay paalalahanan. Kung masusunod mo mga batas na pinairal dito at walang basag ulo, ay maaari ka pang maparol bago dumating ang taning na araw na iyong paglaya. At maaaring matulungan pa kita. Magpapakabuti po ako. Sir, pare bang tulungan ninyo kung may paggamot na sakit ang ulo ko? Bakit hindi? Napoleon Agra keeps on with his promise to be good. After serving 2 years, he was released on parole. Nay! Ay, salamat at nakat nakalaya ka na rin. Halika, dalas takyan natin! Napoleon Agra decided to stay at his hometown in Pila, Laguna until the duration of his parole. Pare, sa Mamiloglos Street dito. Ah, doon ho. Salamat. Alit, maaari ko ba magtanong? Ano po yun? Saan ang bahay dito ni Crisostomo Agra o Rafaelito Agra? Ah, yan ang bahay ni Crisostomo. Kabila naman ho kay Rafaelito. Salamat ha. Salamat naman. Kuya! Halika! Mabuti naman! Naisipan mo pumunta dito, kuya. Tinapos ko lang ang pagre-report ko sa akin para lobster. O, kumusta ang buhay mo rito? Buti naman. Nakita ng konti. O, tikman mo yan. Kanina ba napitas to? Ah, doon sa piyuhin nating mayaman. Kamisa. Sige. Mag-asawa na meron nag-aas-kaso sa'yo. Mahirap, ha? Kuya. Di pa sapat ang pinikita ko para mag-asawa yan. Ha? Nay, si Kuya na ako, oh. Aba! Kuya! Napoleon! Aba! Kuya, di si Mabake. Sino ang Mabake? Di sino pa ang inay. Puro kakalakuhan. Ano yung inay?
Kuya. Paeng. Oh, ano karidad? Meron na ba yan? Wala pa nga eh. Mahina kasi ito si Paeng eh. Anong mahina? Kaya na lang overtime ko eh. Bogey yata ito. Ano nga? Ay, si Johnny Nay. Kamusta siya? Ay, naku, ando doon. Naiwan sa Lola Pilar mo. Ay, pasamahin sa akin. Ah, kayong dalawa. Nagsimba na ba? Hindi na kailangan. Wala namang kami kasalanan eh. Oh, Napoleon, ano bang balak mo? Dito tumira kay Chris o sa akin sa Quiapo? Palagay ko na eh, dito na lang kay Krista. Kung ako sa inyo titira, maaaring mabigyan tenga ko sa kadadalda ng Lola Pilar. Saka mabuti na eh, dito na ang kuya. May sasama ko siya sa aking trabaho. Kailangan pa sa brokerage namin ng isang pahinante. Teka mo, Nainay. May sinasabi sa akin to kanina. Oh, ano? Kaya raway kong tawagin ni Ma Barker. Bakit ganoon? Dahil kasi, yan mga batang ito. Pag napapalaban doon sa Quiapo, lalong-lalo si Junior, eh ako ang napapasubo, ako lumalaban. Ganun ba? At kayo, ayan, tawag sa akin to rin ang pulis, Ma'am Barker. Tama rin, Nay. Para tayo sa loob, yung lansones ng kuya labanan natin. Aba, siya nga pa, Sena. Bakit? Chris, kinalang mo yung tao na kasilaw. Dumadaan sa likod. Oh, security guard dito. Kapapasok lang. Ba't mo na yung tanong? Security namin niya sa munti. Kilala niya ako eh. Eh, anong masama nung kung kilala ka niya? Alam niyang parulado ko. Maring bisto niya ako dito, pati ko mapasama. Alam mo, kuya, kahit mapasama ako dito, basta dahil sa'yo, walang kwenta sa akin yun. Hindi, maaari yun. Para may iwasan, mabuti pa hindi na lang ako sasama sa ito bumalik sa tiyan. Hiyanap na lang ako ng ibang trabaho. Ikaw ang bahala. Oh, Chris. Ayun na, tapos na. Tara. Pwede pagkakamata niya, ha? At bilis-bilis natin siya. Gabi na. Yabang naman ang security guard na yan. Dala-dalawa pa, Barel. Tsaka kung makauto, sakala mo kung sino. Lalo pa mo. Talagang ganyan niya, kuya. Mayabang talaga yun. Tayo na. Para madali tayo. Ha? Chris! Daan muna para makilala mo itong mga karancho ko. Ito ano yung kuya, kapitbahay natin. Gusto mo siya makilala? Ano ba? Chris, si Johnny, si Morris. Kuya ko, si Napoleon. Ay, uminom kayo. Salamat. Taal ba kayong taga rito sa bagong baryo? Dito sa Calaucan? Hindi, pati lamang. Taga Laguna kami. Eh, kayo naman. Saan kayo si Bol? Ako sa Pampanga, siya sa Batangas. Pero doon ako buwi sa Marikina, sa Barangka. Eh, mabuti pa kaya sa bahay na tayo. Kainom ng konti. Oo nga naman. Huwag na. Sa ibang araw na lang, mukhang pagod na pagod kayo magutol sa trabaho eh. Mabuti pa eh, pahinga na lang kayo. O sige, salamat ha. Isa na kayo. Sorry. Sige, pare. Karakter yung Napoleon, ano? Sa klase, sasama sa lipag. Pwede, pulo ka natin bukas. Para masubok kung talagang karakter nga. Ikaw, Tony, ha? Puro kalokohan na sa isip ninyo, ha? Ay, papare. Ngayon, dito tayo uminom. Pero bukas, ito sa amin sa barangka. Huwag kayong mawala ng dalawa, ha? Areglado. Sinabi mo, eh. Uy, Morris, yung palang napong nakilala natin kagabi. Bakla pala. Ano mo naman nalaman? Oo, ayun o. Tignan mo. Naglilinis ang masitera. Yan eh. Dandaan ang pagsasalita. Baka marinig kayo. Eh, ano kung marinig nyo? Oo, pare. Sayang ang karakter. May tipo pa naman. Oo eh.
Anong baklang pinagsasabi mo? Mukhang barumbado nga eh. Ayun o, inambalos yung paso. Nakagat lang yata ng langgam eh. Oh, ito naman si Tony. Bakit? Wala bang baklang barumbado? Hindi. Pandar lang yan. Kunyari matapang. Ba, saan papunta? Eh, saan pa? Di sa tindahan. Bibili ng lipstick. Oh, Luana, ito na yung mga order ni Ka-Enteng. Ikaw nang bahala magdala sa kanila. At tuloy, sumili mo na rin, ha? Ah, oo, oo. Lorna, sino yung mamang yan? Magsama ko makatingin, oh. Ha? Yung ba? Kapatid ni Christian. Ilang bahay nila o sa kabila? Anong lipstick na pinagsasabi mo? O yan, tignan ninyo. Nakatitig pa sa babae. Mukhang palikero nga eh. Sorry, mukhang biglang nabihag mo ang puso niya. Bagay naman kayo eh. Mo, pareho kayo matangkad. Tsaka ang gwapo-gwapo niya. Ikaw ha, pura kabiro dyan. Tama na yan. Rona, yung mama, baka may baby niya sa sandahan. O, sige, dyan ka muna. Akong haharap sa kanya. Sige. May bibilhin ka ba? Saka nga nun. Lorna, paano? Alis na ako. Lorna, ano mo siya? Ah, pinsan ko sa Soledad. Soledad si Napo, kapatid ng kapitbahay ko. Tony! Mukhang mabilis nga sa babae, ah. Pwede natin barkadahin yan, ah. Soledad, huwag mo sana mamasamay na. Talagang gusto ko lamang malaman ang adres mo. Gusto ko sana makadalo kayo. Mula ko makagalit. Sige na, ibigay mo na. Ano naman sa mano, nakikipagkaibigan lang naman siya. Saka muning, K-2, number 56. Oh, sige, Lorna, alis na ako. Napoleon? Soledad, baka gusto mong tawag kita ng bicycle. Uuwi ka na. Kung pwede sana eh. Oh, sige, sandali lang ako. Akala ko nakakatakot yung mukha. Paano naman kasi kung makatitig eh, sobra. Pero, hindi naman pala. Ang charming at simpatiko. May it ba? Malaking lalaki, ano? Uy, sorry. Mukhang nagkakakras kay bigote. Ano sa mga naman nun? Pwede mo na ikan. Salamat, Napoleon. Kung may panahon ka, mamasyal ka naman sa amin. Kung gusto mo lang. Kaya mo't mapasyal ako doon. Ah, oh, sige. O, Lorna, bahala ka na. Sige, Insan, mag-iingat ka. Salamat ulit. Ayos! Ayos, pare. Pausapin natin. Oo. Sige na. Ha? Napoleon? Hoy! Ha? Nagkagandaan ka ba sa pinsan ko? Oo. Siya na ang pinakamaganda nilikha ng Diyos para sa akin. Masama na yan. Napo! Hoy! Mukhang nagayuma ka ng babaeng yun, ah. Oo nga eh. Parang na-inkanto nga yata ako, ah. Ano pa eh? Aba, di isunta natin at nang malaman natin kung saan nakatira. Huwag na. Alam ko na address niya. Bilis ah. Ganun naman pala eh. Dipasilan natin mamaya. Tutal, may sasakyan ako eh. Siya nga naman. Para buong kamada. Oh! Ayun o! Ayun o! 56! Ayun o! 56 kay second! Tama! Ayan na po. Sugod na. Huwag na ngayon. Bumalik na lang tayo, saka na lang. Ano? Anong saka na? Sasayangin mo ang pagkakataon mo. Sige na, umabante ka na. Nakakahiya eh. Oh, pahiya-hiya ka pa. Bubusin na ako na. Pare! Oh, ayan. Di sumilip.
Baba na! Puntahan mo na! Siya nga naman! Tingin na po! Sige na nga. Yan. Sama ako sa po, ha? yun eh. Magandang gabi, Silita. Magandang gabi naman. Halika, sabay ka. Umpo ka. Yung mga kasamahan mo, ba't ayaw ko pasukin? Ayaw nila eh. Akala ko yung bibiro ka lang nung sinabi mo na papasyal ka dito. Talagang buong pasya ko lang dumalap sa'yo. Kahit na ako maglakad ko lumang sasakyan. Torte pala yung sinapo. Kala ko ba mabilis? Oo. Oh. Natapat lamang sa gusto, kaya na-chope. Siya nga pala na po yun. Bakit ba sa sindahan kalina eh, kung makatingin ka parang kakainin mo ako? Ganun ba nag-i-itsura ko? Nagmukha pala akong aswag sandaling yan, ano? Pasensya mo na ako, ha? Nakalimot siguro ko sa aking sarili. Po, umiibig na. Hindi, nagbibiro lang ko yan. Ay, no? Ha? Aba, anak, wala kayo. Magpapahuli ka na sa panahon eh. Oh, eh, sino yung babae? At nasaan siya? Eh, ito naman, oh. Sa asa ko muna, oh. Mabuti. Oh, pumunta ka doon sa kabila at kaunin mo yung mag-asawa. Dali mo sila din, ha? Papay, Nan. Halika dito, anak, at ibida mo sa akin ng lahat. Ikwento mo sa akin. Ito na, oh. Eh, ano ba ang kanyang pangalan? Soledad, ho. Maganda ba? Pinakamaganda nila lang, Kay. Naku, aba, magaling. Pero magaganda ang aking mga apo. Kaya lang, Inay, may problema pa ako. Ano yan? Hindi pa ako sinasagot na siya dati. Oo nga pala, no? Problema yun, ano? Kuya! Kuya, pinakakaong ka ni Nanay. Pati ka, Ate. Bakit kaya? Oo ko. Ah, Jun, maupo ko muna, kumain ka. Huwag na, kuya. Sige pa ako. Dali na lang natin itong tinapa, eh, paano kapag nag-iendo sila. Mabuti pa nga. Pati na itong matamis na baho. Tena! Chris, hindi na muna kita mabibigyan ng pera ngayon, anak. Idagdag na natin sa kuya mo para makatulong sa kanyang panliligaw. Ayos lang yun, Nay. Hindi ko naman kailangan ng pera ngayon, eh. Give mo na sa kuya na po yan lahat. Ito, anak. Salamat, Tena. Fred, masensya ka na. Nay, nakakahiya naman sa inyo. Napoleon, buhay ko man kung kakailanganin mo ay ibibigay ko sa'yo. Ay, accounting pera lang yan, pinagpagura namin ni Junior. Oo. Oh. Salamat, Nay. Nay? Oh. Kuya, please. Ito. Eh, alam mo, pinatawag ko kayo dahil ibabalita ko sana sa inyo na mag-aasawa na sana itong kuya mo. Eh, nagkamali pala ko eh. Eh, ngayon lang pala maliligaw ito eh. Hindi. Mabuti na nga, Nay, pinatawag niyo si Paeng. Dahil sa meron sana akong gusto yung pakiusap sa kanya. Ano yun? Masin yung sabi mo sa kanya? Nay, eh, may lakad kami ni Soledad mamaya gabi. Gusto sana namin kumain sa restaurant. Pwede ba sa Angel sana po? Pwede. No. Sabagay, day off ko ngayon. Pero... Papasok ka. Papasok ko ako. Papasok. Salamat, salamat. Sa bagong baryo. Eh, laplap naman ako. Eh, ikaw, ba't ka nandito? Dito ko na uwi kay Chris. Ah, ganun ba? Eh, saan ba lakad mo? Sa Kamuning, sa nililigawan ko. Dito ka na sa akin sumakay. Yahatid na kita. Hindi pwede. Wala pa akong trabaho. Hindi ko kaya mag-taxi. Wala yun. Wala kang gastos. Hindi ko ibababa ang metro. Ganun ba? Salamat. Sige. Sandali lang. Thank you.
Okay yung kapasit mo, ah. Nagbigay pa ng 10 piso tip, ah. Talagang galante yan. Agra yata yan. Akin na yun, Chief. Ako na ang bahala rito. Hindi kami magtatagal, ha? Kanukuhan to si Naku talaga. May talagang itinuring akong taxi driver nito. Hmm? Madalas ka ba dito sa luneta? Paminsan-minsan, pero nag-iisa lamang ako. Nahala ako sa'yo. Oo, totoo yun. Ngayon lamang ako nakapasyal dito na may kasama mong bahay. Talaga? Hmm. Dahil sa... Hmm. Magda. Alam mo si Magda? Hmm. Manamata sa akin. Apo ka sa amin ng nanay? Oo nga eh, pero inutusan ako. Para magbigay ng pera kay Kuya Napo. Sige, tuloy ka lang. Nandun ang Kuya Napo. Medyo malungkot eh. Sige na, paala ka na ron. Nahalina eh. Mahirap talaga walang hanap buhay. Kung inutil ka. Inutil? Ano ang ibig mo sabihin niyan? Mahirap talaga maghanap buhay, lalo na kung inutil ka. Pero kung malakas ka at buong loob mo, walang problema sa pagkita ng pera. Huwag na nga kayo magpaligoy-ligoy pa. Napo, ang ibig sabihin ng dalawang to, hindi problema ang salapi. Kung marunong kang gumanyan. Yun yun eh. Kuya! 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 Oh, ba't ka na pa siya? Si Rani may padalang pera para sa'yo. Ito. Tago mo na lang yan. Balik mo na lang sa kanya. Bakit? O ano na po? Kung kaya mo, mahiramin ka namin ng gamit. Yun yun eh. Palagay ko, Junior, ang tingin sa akin ng mga ito, eh napakahina ako ng lalaki, no? Bakit, Kuya? Anong gusto nila? Yeah.
Larga! Diligin yan. Gabing-gabi eh. Eh talaga naman sa gabi ko ito dinidiligan ah. Aba, kung bihira pala mga halaman mo, no? Parang babae. Sa gabi rin kung diligin, no? Ito talaga si Paing, napakabastos ng bunga. Uusang kita dyan, nakita mo. Masama sa akin yan, oy. Kaya tumigil ka na dyan. Ang kuya na po. Kuya? Paing, sakta ba ako? Kuya, pansin ba yan? Hindi. Pai, supot ito ng pera. Bigay mo sa nanay. Saan galing to? Napulot ko sa daan. Basta bigay mo sa nanay yan. Wala ka na maraming sisa. Saan ka kinuha ang pera niyan? Ewan ko. Nagalit pa nga sa akin ang tanong ko eh. Ikaw ba si Agra? Ako nga. Bakit ako? Ito ba ang hanap ninyo? Yan ba ang galing sa hold-up ng Del Pilar Transit? Hold-up? Karanas, take charge! Hey! Wala akong kasalanan. Baka ang polis! Huwag ka ganyan! Wala akong kasalanan! Ali ka lang! Hey! Baka mag-ipit ka sa budget mo. Hindi naman, mahal. Kaya kitang daling kahit sa langit. Eh bakit nung sa grocery tayo, panayanglunok mo ng laway? Para bang ninenervyos ka? Teka muna, saan tayo pupunta ngayon? Saan pa? Di sa langit. Yaryo! Pabili nga ng isa. Hindi ako pinagbibili ito eh, sa hotel ito. Ah, ganon? Eh, pairam na lang. Ako na lang makasauli sa loob. Salamat. Apo! 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 Sino yan? Si Pabling! Bakit? Apo, tingnan mo po. Basahin mo. Paano? Uwi ba tayo? Oo. Oh, halika, tulungan mo kung mag-ayos ng tarik ko. Oh, saan ka dadaan? Dito, mas maraming sasakyan ah. Ate Karing, mauna ka na sa akin sa Quiapo.
Kausapin ko lang si Tony. Alam mo, sila dapat managot sa hold-up eh. Hindi si Kuya pa eh. Huwag ka lang pumunta, Chris. Baka mapahamak ka. Sa pulis ka nalang magsadya. Hindi maaaring sa pulis. Damay pati ang Kuya na po. Kaya maunak na. Una bala sa sarili ko. Saka, susunod na ako ron. O sige, mag-ingat ka na lang, ha? Sige. Tena! Tony! Oh, Chris! Napasyal ka. Tony, pakiusap naman sa inyo. Aminin nyo na sa pulis na hindi kasama Kuya Paingo sa pang-hold up nyo. Kawawa naman siya eh. Wala naman sa kasalanan. Naluloko ka na ba? Imposible yung sinasabi mo. Ang ibig mo bang palabasin, pumunta kami sa presinto at sabihin sa mga pulis, "Oye mga pulis, pawalan nyo si Rafael Agra dahil hindi namin siya kasama sa pang-hold up. Kami lang! At saka si Napoleon Agra." Ganun ba ang gusto mong mangyari? Hindi ko akalain, Chris, na makitid pala ang utak mo. Kung ano yung sabihin sa pulis, ako magsasabi. Chris! Sandali lang. Ano naman bata eh, madaling umiinit ang ulo mo? Tony! Ano ito? Sabi natin. Sama natin sa jeep. Aling Sara, kailangan ko lang balik dito sa umaga, no? Makakasikubrin sa akin ang tisang ko bukas, eh. Olo na, sige. Maasahan mo. Salamat po. Tony? Bakit? Ano nangyari kay Chris? Wala! Lasing lang! Napoleon? Ah, Lola? Walang tao dyan. Walang nanay mo. Saan ang pumunta? Sinundo ng pulis kanina. Pupunta raw sa morgue Pakulat kasama si Caridad. Bakit ito pumunta ng morgue? Ang kapatid mo raw na si Crisostomo ay natakpon sa isang bakanting lote sa subdivision ng Reza. Patay. Patay. Sino po pumatay sa kanya? Iho, hindi ko alam. Lola, sino po kayo? Iyo, mag-iingat ka sana. Nagbunga na rin ang maling pagkonsinti ng ina sa kanyang mga anak. Yan nga inaasahan ko na maaaring mangyari sa kanyang mga anak. Junior sa labas. Abangan niyo si Napoleon at baka siya dumating, sabihin niyo may mga pulis dito sa loob. Opo, Inay. Tayo na, Junior. Paalam na ho kami, Miss. Paalam na ho. Maraming salamat sa inyo. Nanay. Nasa loob, nagpabantay. Kuya, huwag ka nang pumasok. Mga pulis nasa loob. Mga nakasibilan sila. Gusto ko sana makita si Chris bago malaman siya malibing. Huwag na, Kuya. Tiisin mo na. Kung gusto mong nasa laya ka pa.
Roy, may alam ka ba kung sino pumatay sa kanya? Ayon kay Lorna, mga kabarkadang mo raw sila. Si Tony, Janet at Mauricio. Kawawa ka naman, Chris. Pero huwag kang mag-alala. Ipag-iiganti kita. Ipag-iiganti kita. Public, pera nga ng susi ng taxi mo. Eto. Napo, teka, saan ka pupunta? Bakit pumarada riyan? Ha? Teka, hindi ba ikaw si Agra? Namisal maestro dito? Oo. Ano kailangan mo? Sir, gusto kong ipagbili mo sa akin ang baril mo. Hindi ko maaaring pagbili sa'yo to. Hindi sa akin to. Sa ahensya. Babayaran kita kung magkano man ang gusto mo. Kailangan ko lamang yan. Pasensya ka na, Agra. Talaga hindi ko maaaring pagbili sa'yo ang baril ko. Eh, di bilibid ang abuting ko. Ang mabuti pa, bukas ng umaga, pumunta ka sa gun store. Doon, sabi ni Darizal. Ito ba ang barangka? Oo, oh, bagay. Saan ang bahay dito ni Johnny Sarasa? Ah, si Johnny, yung malapad ang mukha ng... Manon? Siya nga ho. Ay, stopado, sikas ng slackhouse na yan. Pero ilang araw nang di mo uwi. Eh, sige, diyan ka na. Balot mo eh. Bago rin. Hmm? Puro ano? Ang ganda. Ito ang ganda.
Sinong bayad ninyo? Talakad na ako nung makarami naman ang benta. Ama, ba't mo parang ganito kayo? Para sinisingil ko lang ako kayo, ah! Agrang na iyak. Nalulungkot ang po ko at naaalala ko si Kuya. At naaawa naman ako kay Philip. Hindi sana siya namatay. Pinilit ko siyang sumama sa akin. Sa inyo. Kahit ano pang sabihin mo, kapamilya ka na ng Agra at walang Agrang na iyak. Kaya tigilan mo na yan. Ano po, Lola? Kauhaan ka ng Diyos, boy. Ah, Lola, pansito ang binili ko para panghapunan natin. Masarap yan. Tayo na, kainin natin. Kablik. Oh, bakit na po? Kablik, maaari bang mahirap po ulit taxi mo? Ako na po, pagpasensyaan mo muna ako. Eh, noong unang pinahiram ko sa iyo, napagalitan na ako ng amo ko eh. Sabi niya, pag inulit ko raw yun, alisin niya ako sa trabaho. Teka nga muna, saan ka ba pupunta? Kasi gusto kong hanapin na iba pang taong pumatay kay Chris. Hindi matahimik ang budi ko hanggang di ko sila ipaghihiganti. Sige na naman, oh.
Sige na. Sige, pero sasama ako. Hindi lalo maganda. Uli ka na. Nakita mo ba yung inahanap mo? Talagang wala. Hindi ko makita eh. Ano mo eh? Talagang may namaras tayo na po. Bakit? Sabog ang gasket. Yan, tuluan ng lares. Huwag ka pa siguro, tumawag ka sa opisina. Para ilayan na lang ito. Hindi mo kayang gawin ito. O sige, yung carbine ko ay tagob sa likod, ha? Baka makita ng pulis. Ha? Sige. Meron ba okay yung telepono? Wala po. Wala po. Ay, huwag naman. Hindi ka na. Patalasin. Hindi. Ano ba kinahuling pala ka dyan? Ha? Ito nga yung mama, itatawa ng ano nangyari? Ah, sira ako eh. Pero tumawag na yung kasama ko sa opisina para ilayin. O sige. May nakakita ba sa'yo?
Wala kayo ito. Wala. Napo. Kami ni Lola yung magbabakasyon sa probinsya. Gusto ko sana kasama ka. Gusto mo ba? Sige na. Gusto kong kasama kita eh. Nagkasama ka na pala, anak. Hindi ka man lang nagpabalita sa akin. Eh, biglaan mo, inay, eh. Pero naririnyan na yan. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Napoleon, magpuling ka. Ano ka na sila? Palito, Agra. May dalaw ka. Hindi naman. Inay, bukas na mong bista ko. Meron akong nakong abogado para sa'yo, anak, kaya huwag ka na mag-alala. Inay, namatayo at nahilibing si Chris. Hindi man lang kami nagkita. Ang sakit naman. Talagang ganyan ang buhay. Kaya ako, anak, matigas pa sa bato ang kalooban ko. Kabataan ko pa lamang. Nasaid na ang luha ko. Kaya ngayon, handa na ang kalooban ko kung ano man kapalaran na sasapitin ko pa. Si inay naman. Nagdadrama pa. Tama na yan. Hindi drama yun, anak. Talagang totoo yun. Paeng, papayag kaya silang magpaalam ka para umuwi ka sandali sa bahay? Ha? Ewan ko, may kahirapan yata yun eh. Sige na, pilitin mo. Sandali lang. Gusto ko rin eh, pero... Si ate ka rin naman, kung nung nakaburo si Kuya Chris, hindi pinayagan si Kuya Peng. Ngayon pa kaya? Sobra na yan. Junior, ha? Tama na yan. Meron nga pala akong dalang pagkain, oh. Tinapay tsaka pansit. Oh, eto. Kain ka na, Paeng, oh. Oh, ayan. Ayan, Lina. Inang, maaari bang makahiling ng ulam para bukas ang tanghali? Ba, oo. Ano ba ang gusto mong ulam? Teka, gusto ko sana yung sinigang na... na lapu-lapu at saka pritong tangginggi. Meron bang ganyan klase istarit sa inyo? Meron, marami. Kaya lang, kailangan umorder tayo kay Lola Bebang para makasigurado. Hayaan mo, pagkatapos ko dito, pupunta na kagad ako doon. Hindi, ako na lang pupunta. Sama bahay nila. Diyan lang, malapit. Ay na. Mal, ako na lang magsasabi. Ah, sige. Soli, yung asawa mo nandun. Parang may malalim na iniisip. Eh, marami na sigurong problema sa opisina niya, Nay. Kaya hanggang dito dala-dala niya. Ah, ganun ba? Sandali ho. Tatanungin ko kung gusto niya mag-cafe.
Napo? Gusto mo ba ng kape? Ayoko. Mamaya na lang. Diba? Napo, ikaw ba itong mankili na sinasabi sa diary na pinaghahanap? Ako nga yan. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Wala naman. Naitatanong ko lang. Hindi ba inamin ko na sa'yo ang patayang yan? Oo nga, inamin mo na. Pero may babae kang... Hindi ko alam na may babae. Akala ko puro lalaki sila eh. Soli. Akin na nga ito. Soli, nakahanda na ang merienda ni Napo. Opo, nandiyan na. Napo, sige na. Lorna, gising na nga. Bakit, Lola? Anong oras na ba? Nilalag na tapo ining eh. Maaari ba ikaw na pumunta sa Pandawan para kumuha ng isda? At tuloy mayras yun sa mga suki natin. Ang Lola naman, naantok pa ako eh. Kala ko ba naman magbabakasyon ako dito. Yung pala, magtitindala ng isda. Kung masama ang loob mo, hindi na bali. Ako na lang. Pagpatuloy mo na ang pagtulog mo. Ang lola naman, hindi na mabiro. Hayaan mo pag-ibis na ako. Saka pala, Lola, ano pang pangalan babaeng kinukulan mo ng isda? Si Aling Justina. Ah, kilala ko na. Oh, sige, lalat ka pa na ako.
bago eh. May sumubog na lang. Bukat lang, tali. Panay ng amper eh. Aray, sabit siya ka tayo ah. Ano sabit? Hindi. Hindi taga rito yan. Ano kailangan mo? Bakit kanya ka kumakatitik? Nan lamang sa kanyang sakit. Maibalik na ninyo siya sa akin na may maliwanag na kaisipan. Tulungan niyo po kami. Mahal na mahal ko siya. Solidad? Solidad? Mo. Sinapo. Ginahasa ko. Sinapo? Oo. Parang wala siya sa kanyang sarili. Kakaiba ang kanyang mga mata. Mapulang mapula. Ang akala ko pa ngay, papatayin niya ako. Kawawa ka naman, Lorna. Diyos ko, sukdulan na po ang kawalahiyaan ni Napoleon. Kung mangyayari po lang sana, bawiin na siya ng buhay ninyong pinahiram. Para hindi na siya makapaminsala pa ng marami. Diyos ko, tingin niyo ba aking pakilisap? Pabling, tama na yan. Hindi ka muna sa taas makapag-merienda ka. Dali na lang to. Datapusin mo lang. O sige, bahala ka. Pabling, ito yung kaibigan mo. Pabling. Oh, bakit ganyan na itsura mo? Teka nga muna na po. Bakit tinutusan lang kitang tumawag sa opisina, hindi mo na ako binaligan? At ngayon ka lang sumipot. Ano bang nangyari? Pasensya ka na, Pabling. Nasabit ako sa kaibigan ko eh.
Siya nga pala. Ang carving ko nasaan? Anong carving? Ba, hindi ko alam yan. Ba, Pabling, huwag mo kong biruin. Aba, hindi ako nagbibiro. O, ito sinabi, hindi na mabiro. Nasa itaas, tinabi ko. O, ano ba natin? Gusto ko sanang pumunta ng Batangas eh. O, saan ka sasakay? Dito sana sa taxi mo eh. Hari ba? O, eh, kung kailangan ba, edi sige. Pero kailangan pumunta tayo sa opisina para makakuha ng trip ticket. Di kumuha tayo. O, sige, sandali, ipitan ko lang to. Bakit ka tumigil? Yan na ang Barrio Bulian. Ang layo na natin. Mabuti pa magtanong-tanong na tayo. Oo. Oh, yun, oh. Pare, pareho pa magtanong? Oo, ano ho yun? Saan ang bahay dito ni Tony Pagsisihan? Tony Pagsisihan? Taka saan daw siya? Barrio Bulian, ho. Bulian nga ito. Ah, kilala ko na. Baka ang tinutukoy niyong tao ay yun si Tonyong Bullshit kung tawagin dito sa amin. Mataas na lalaki. Medyo mustisuhin. Siya nga ho yun. Ay, malapit lamang dito ang bahay noon. Nandyan lamang sa unang bahay na maratnan ninyo sa kaliwa na may kopra sa amin. Oh, no, Tony. Busy ka ba? Wala naman, naayos ko lang. Talagang panatag na ang kalooban ko dito sa lugar mo. Eh, kaya dito kita dinala eh. At malayo pa tayo sa huli. Johnny, ano na kaya ang balita ron sa utol ni Napo? Eh, ano pa mangyayari doon? Dituloy ang sabit niya. Kawawa naman, ano? Walang kakasakasalanan eh, nasabit pa. Talagang ganyan kapag minamalas. Tingnan mo si Chris. O, ikaw naman kasi, pinaigul mo ng gusto. Napalakas, pare. Hindi ko sinasadya. Eh, sinapo kaya? Ano kaya iniisip nun? Eh, ano pa? Di inaanting tayo ngayon. Sige, pare. Doon muna ako. Anin ko yan. Kapag may tumulong sa kanila, barilin mo. Sisipag pa mga bata, para lalong lumaki ang kita ninyo. February 18, 1969, at the intersection of Long Lan and Governor Forbes Street, Agra went on a shooting rampage. He kills without provocation Sergeant Rafael Santiago, 30, of the Metrocom, and Patrolman Pablo Ignacio, 40, of the Quezon City Police. Both of them were shot in the head. Also wounded in the left shoulder is Sergeant Sopronio Aquino, 27, of the Metrocom. Napoleon Agra is now considered
one of the 10 most wanted men in the Philippines. Sejun. Habang ako'y nabubuhay, hindi ako makatitis na hindi ko kayo makita ni Inay. Eh siya nga pala, bakit kailangan mo ng bala? Mamamaril ka ba ng ibon? Ha? Oo, ibon. Mamamaril ako. Ah, yung damit mo, bakit nakalagay lang siya sa bayo? Kasi yung maliit ako eh, nanakaw eh. Nawala. Eh, di bumili ka ng bago. Eh, pera naman dyan si nanay eh. Ang pangit-pangit yan. Hayaan mo. Bibili tayo ng bago. Kuya, ayan si Ma Bakir, oh. May ganun pera para sa iyo. Oh, eto anak, mag-ingat ka sana, ha? Salamat, Inay. Jun, napakabay ka sana. Nay, tila buo ko naman. Salamat mo, Kuya. Genesia. Nakita ko si Napoleon. Yan ang labas ng anak. Sa sobrang pagmamahal ng isang ina. Kriminal. Lalo siyang kabag-abag. Parang mailap na hayop sa gubat. Nagtatago kapag nakakita ng tao. Ako ang kanyang ina. At ina lamang ang maaaring magmahal sa anak. Hindi ko maiasa na ibang tao pa ang tumulong at magmahal sa kanya. Palibasa tumanda kayong dalaga at hindi nyo naranasan magkaroon ng anak. Kaya ganyan kayo kasakit magsalita. Siya pinag, kung dahil sa pagmamahal ko, siya'y nabulid sa kasamaan. Diyos na ang bahala magpatawad sa amin. Inay, totoo bang criminal si Kuya? Sinunod mo ba bilin ko? Wala ka bang ibang pinagdadadaldal doon? Wala. Yun lang inutos mo. Yun lang ang sinabi ko. Bakit ngayon ko lang umuwi? Paano naman, Napo? Ang haba-haba ng investigasyon. Eto nga, pinagamot pa nila ako eh. Ah, ganun ba? Pablo,
Maaari bang tumigil muna ako dito sa inyo pansamantala? Baho! Bakit hindi? Yan lang. Tara si Tas. Balik! Balik ano? Aling Linda, ang dali nyo! Mapabling, jari ho nyo. Ah, salamat. Ah, boy, pakibili mo nga ako ng dalawang comics para kay Aling Pining mo. Aha. Idaan mo na lang pag-uwi mo mamaya. Ah. Oh, bakit ka bumalik? Ay, may pakikita lang ako kay Napo. Ako, nasa dyaryo na tayo. Tingnan mo. Kawawa naman yung dalawa. Teka nga muna, Napo. Bakit po sila binaril, hindi naman sila kumikibo? Hindi ko nga alam kung bakit ko sila binaril eh. Blackout ang isip ko noon. Alam mo, Pabling, kapag sumusumpong ang sakit ng ulo ko, para bagang may kapangyarihan na nag-uuto sa akin. Sige, patayin mo sila. Patayin mo sila. Wala naman akong magawa. Sumusunod ako. Hindi ko mapigil ang aking sarili. Pumapatay naman ako. Eh, bakit ka naman nagkagano? Nagmula ito. Nang maaksidente ang aking ulo. Sa pagtitraining ko sa army. Happening? Peram nga ng gunting mo. Oo, oh, sandali lang. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ko gagamitin ang gunting sa'yo. Kiklipings ko lamang istorya natin. Hindi naman ako natatakot sa'yo eh. Alam ko namang di mo ako ano eh. Siya nga pala na po. Hindi ka ba nag-aalala na madali kang matutuntun ng may kapangyarihan dito sa aking bahay? Hindi naman. Malibang kung isusuklong mo ko. Yan ang hindi ko magagawa sa'yo. Dapat mo akong kaibigan. Salamat naman. Hey, Pabling, pakiusap lang. Maaari ba yung delensya mo ko ng bala ng Harbin at ng 38? Bala? Oo. Oh. Sige, iaanap kita. Ito pambayad ako. Napo, ito yung guting na hiningi mo. Ah, Napo, bahala ka na rito, ha? Sige, Pini, lalakad na ako, tanghalin eh. Sarento, si Napoleon Agro ay mapanganib. Meron siyang carbine at 38 revolver. Ang kami nang bahala dyan, ang carbine at ang revolver niya ay may katapat sa amin. Hindi ho ganun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko, madagip siya ng buhay. Magkaibigan ho kami nun eh. Wala na namang oras. Para gusto mong huli namin siya. Sana ho, yung oras ng uwi ko galing sa trabaho, mga alas 8, para hindi siya maghinala. Binigyan pa nga niya ako ng pera para pambili ng bala. Bala? Magandang ideya yan. Yan ang idadailan mo kay Napoleon. Para malapitan namin siya at makakuli ng buhay. Adelapas, kasama ka ng mga tauhan at sa'yo ko na iasahin niya. O, Sarge. Pining, bakit wala pa si Pabling? Talaga bang ginagabi siya kumi? Kuminsan, pag nag-overtime siya. Alipining! Oh, boy! Eh, ito yung comics na pinibili ni mong Pabling para sa inyo. Thank you. Pasensya na ho kayo. Ginabi ako eh. Boy, sandali. Ha? Igan, bari bang pakibili mo ko siyang boteng gin sa labas? Gin? Oo. Eh, pulutan ho. Ano ba meron dyan? Ah, si Charon, Mani, iniho na pusit. Mani na lang. Alipining, kapatid niyo ba siya? Hindi. Ang pare lang ni Pabling. Ah, kasi magkamukha kayo eh. Mapabling! Nandun na ako, Miss Alice Pining. Sige. Yeah. Sandali lang, oh. Oh, sige. Pining, sina po? Hindi sa taas. Pabling,
mga tao sa iyo. Please. Hindi ba? Silang binilang ko ng bala. Eto, 50 naman yan. Kunin mo. Bago yan. Eh, bakit sinamon ko sila rito? Gusto ko raw nilang makilala. Magtatatag sila ng hoksugang dito sa Quezon City. Eh, ano kung sila'y magtatatag? Eh, bakit gusto pa nila akong makilala? Baka raw gusto mo sumapay. Palagay ko na po, magaling para sa iyong sumama sa kanila. Pare, hindi kayo makalataya. Basta makiramdam lang kayo mabuti. Pakakyatin ko ba sila para magkausap kayo? O ano na po, payag ka? Bahala ka. Napoleon. Ayan na pala si Napo. Sabihin mo kay Sarito. Kailangan natin tulong dyan. Binig, diyan ka muna. Huwag ka lalabas dyan. Baka tamahan ka ng bala. Bakit? Saan ka pupunta? Sunduin ko lang natin. Bakit pa? Baka sakaling mainit niyo sumuko si Napo. Wala rin yan. Wala rito. Ang ninyo! Saan ba nang galing yung puto ko kanina? Ah, Jack, eh, Pabling. Alam mo, boy? Yung palang tao nakatira kay Pabling, yung palang si Napoleon Nagra, yung mad killer ng Kalawakan, yun, nahabol siya ng mga polis. O, sige, boy, ah. Lakad na ako. Salamat, to. Ako, ang lola ko. Ito, hanggang dito lang ang gagawin mo, ah. Pero gawa mo akong 7 kopya. Kailangan ko mamaya, no? Yes, sir. Sarge! Kumusta lang ka ninyo? Hindi namin naman si Arte. Lalaban eh. May tao pa nga si Patrolman Santos. Palagi ko di ba nakakla yun eh. May tama eh. Ganun ba? Sige, mamaya na yan. Sumam ka sa akin. Luna! Pasok kayo sa loob. Boy, sino yung mamang nagaling dito kanina? Tila siyang hinahabol ng mga pulis. Oh, galing dito? Oo, kaalis lamang. Eh, mabuti lola, hindi kayo pinatay. Eh, bakit naman? Eh, mad killer yun. Yung tao sinasabi ninyo. Ganun ba? Lola, pasok na kayo. Aalis muna ako sandali. Saan ka pupunta? Boy! Alin Junisha? Oo! O, Pabling, bakit? Si Napo po, nakikipagbarilan sa mga polis. Ha? Saan? Doon po sami sa Quezon City. Puntahan natin, samahan mo ko. May sama ko. Alika. Saan direksyon nagpunta si Arna? Taong dumaan dito? Hindi ko alam. Karating ko lang eh. Sige! Uwi na! Dito tayo!
Andito! Diba, walang agrang umiyak? Ang luhang nakikita mo ay luha ng pagsisisi. Ako ang dahilan ng kahabag-habag ng anyo ngayon. Kung hindi ko marahil, kinusinti ang hilig niya sa kasamaan. Hindi niya sana sinapit ang kanyang maagang kamatayan. Kayo po ba? Pinabili po niya ito sa akin. Napoleon Acra died in Ermin Garcia Street, Cubao, Quezon City on February 19, 1969, 3 years before martial law. His downfall was the handiwork of combined elements of the Metrocom and the Quezon City Police Force. He died not because his personal friends failed him. His death was a logical conclusion of his violent career. 27 murder cases are attributed to Napoleon Acra. Whether he was a psychiatric case or a man whose hunger for vengeance distorted his sense of justice is open to question. What is known is that Napoleon Acra was a black mark in the history of Caloocan. His reign of terror excelled that of another notorious Cavite outlaw, Nardong Putik. The lives of men like Napoleon Acra and Nardong Putik are a testimony to the senselessness of crime and violence. They tell us that there is neither glory nor profit in lawlessness, and that law always triumphs over evil.